Kala ngayon tayo gamit natin si ADV. Kailangan natin ilabas to kasi baka pamabinat eh. So kahapon pala nagbaklas ako ng CVT ni ADV. Nakatanong nyo ako ilang kilometers pala ang tinakbo nito, 84 kilometers. So tunay ko kahapon yung CVT ni ADV kasi meron ako mga nabasa sa post ng mga Honda PCX 160 na users. So lumuluwag daw yung ano nila, not na sigonyal. So yun, medyo na OC ako kasi ito same ng engine eh. PCX 160, Click 160, Airblade 160, ADV 160, pare-pares siya ng engine. So yung mga naon ng model na PCX, kasi yan ang pinakauna eh, nababaklasan sila ng nut. Madami ako nakita sa groups. So naisip ko baka ano to, may problema. Ang ginawa ko, binakas ko kahapon, chinek ko. Meron ako doon torque wrench na ginamit para tamang-tama yung torque nya. So yun, tapos meron pa mga ibang modification na ginawa doon kay sa panggilid nito na ADV. Yan, pakita ko na lang sa inyo yung vlog, no? Para makita nyo muna yung bigas, sabi ko. Sigot-igot tayo dito sa may Margot. Hanap tayo ng spot na pwede kong pag-vlogan ni ADV. Baklas tayo ng panggilid para ma-check na natin kung maluwag ba talaga yung ano, yung nut ng sigonyal natin. Ito pala yung gamit ko, Inco na impact wrench. Tapos 8mm na deep socket para dito sa mga bolts. Patanggalin muna natin itong cover na to kasi meron yung bolt dito sa ilalim. Hindi natin ma-access pag hindi natin tinanggal to. Tatlong maliliit na 8mm na bolts. Tapos ito 5mm na Allen key. Yan, pag natanggal natin yan, yan, clip muna natin to. Ito, meron tong parang lock sa likod. Tapos hilahin natin para matanggal natin dito sa kabilang clip naman. Yan, medyo mahirap lang tanggalin. Pero pindutin nyo lang. Yan. So, naka-clip siya. Tapos hilahin natin dito. Yan. Para matanggal natin na ganun. Matanggal na yung cover na plastic sa CVT natin. Mas maganda yung design nito. Meron siyang harang dito so hindi masyadong pasok yung mga buhangin. At unlike sa click, malaki yung opening dito. Pasok agad dito sa ano, yung mga gabok pag ginagamit. Yan, baklasin naman natin itong mga 8mm na bolts pa ikot. So meron dito isa na ano, hindi abot sa loob. So gagamitan natin ng spanner wrench na 8mm ito. So, meron isa dito. Ito na lang isa yung tatanggalin natin. Meron pa dito ng isa. Yan, ito yung nakatago na bolt dun sa na hindi natin ma-access ng normal na deep socket. Check natin yung mga sizes para hindi tayo malito syempre pagbabalik natin. So itong 6 na bolts na to magkakasukat lang. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung natitirang apat, mahaba. Pero check natin kung magkakasukat. Ito na yung CVT cover. Yan. So yung tatlong bolt dito, 1, 2, 3, magkakasukat lang. Yung center bolt sa gitna, ito. Ito yung pinakamahaba. So hindi tayo mailito dyan, tandaan nyo lang. Yan, ngayon, check naman natin yung torque nito sa may inat ng sigonyal kung tama. Ito yung gagamitin natin, Flyman na torque wrench. Nabalik ito sa Shopee, lagay yung link sa description. So ito siya, ayan, Flyman torque wrench.
So pwede mong ihigpitan yung mga bolt mo na according to torque spec ng motor. So pwede nyo yung malaman yan sa mga kasa, alo yung sa panggilid. Ito, yan, galing yan sa kasa. Tinanong ko dun sa Honda Daoguanson. So drive pulley, face nut. So ito yun, ito. So sigunyal, torque nya is 59 newton meters. Clutch outer nut, ito naman yan, yung sa may drive shaft, ito. Ang torque nya is 49 newton meters. Tapos yung nasa loob, yung sa may torque drive, yung sa may lining, yung nut na malaki, torque value nya is 54 newton meters. So clutch driven pulley nut. Yan, galing to sa shop manual ng Honda mismo. Unahin natin i-check yung torque nito. Itong sa may sigunyal. Gamit tayo ng Y-tool. Ito palang Y-tool ko. Binawasan ko to para magkasya siya. Maliit kasi yung butas ng sa Honda. Yung bit, click, tsaka ito ADV. Pare-paras na maliit yung butas. So kailangan babawasan nyo to para magkasya. Yung Y-tool. Yan, nakita niya may mga mark. Tinabas ko kasi yan. Ginrind ko. Yan, sagad nyo lang tapos ipatong nyo dun sa bell. Anong problema yan? Hindi kasi naabot sa lupa eh. Set mo natin yung torque wrench natin ng 59 newton meters. Sa 56 tayo, plus 3, 7, 58, 59 newton meters. Tapos higpitan natin to. Yan. So yun yung nakaset na torque nito. Itong torque wrench natin. Gamit naman tayo ng 22mm na socket wrench para dito. So ito, kapag humigpit pa to, ibig sabihin maluwag. No? So try natin. Yun. Medyo maluwag siya ng konti lang. Konting-konti lang. So, ibig sabihin nun, nais na ni Honda yung issue nung PCX 160 na sobrang luwag nung ano, na nitong nut na to, na nababaklas siya. So, ngayon, napansin nyo, nung ginano ko, parang ano lang, konting force lang. Tapos, nag-click na siya. Ibig sabihin nun, na-reach na niya yung 59 newton meters. So, okay na, yung sa Honda. Ako lang talaga, na-osilan talaga ako eh. Kaya ako gustong i-check kasi dati nabaklasan na ako ng ano ng nut ng sigunyal kay click. Ito pala naging problema nito. Lumuwag yung nut ng ano, yung sigunyal, ito nut sa drive base, lumuwag yan. O hindi ko siguro na higpitan to nung ano, pero tama naman higpit ko eh, higpit ako na siguro ngayon mabuti yan. O maskas dito, kaya rin bumili ako nitong torque wrench para sakto lagi yung torque spec ng panggilid ko. Check din natin to, itong sa may shaft drive. Ito namang shaft drive, gamitan natin to, itong holder ng bell. Yan, para may pangontra tayo. Tapos Shopee ko lang din nabili ito. So ito, kaysa Y-tool gagamitin nyo kasi dumadaplis yung Y-tool dito sa mga butas. Ito nakakapit talaga. Ah, lapat na lapat siya sana. Kontra. So ito naman sa shaft drive, 49 newton meters. Set natin tong torque wrench natin. Luwagan natin to. Pasadjust natin. Yan, 49 newton meters. Higpitan ulit natin. Tapos, gamit tayo ng 19mm sa trench. Yan, dito tama yung torque spec nito. Saktong-sakto yung ano niya, torque niya. Ngayon, baklasin naman natin. No? Para ma-check naman natin yung sa may torque drive, yung sa may lining, yung malaking ano, kung tama yung torque spec. So yung torque wrench, wag nyo yung gamitin pang baklas ng mga nut. Panghigpit lang talaga yan. Ito yung gagamitin natin pang baklas. Impact wrench.
Tanggalin na rin natin ito sa pulley. Ito 22mm. Yan, ito. Check natin ito ngayon. Kung tama yung torque spec nyan. Ito rin gagamitin natin. Holder. Linis pa, oh, bagong-bago. Wala pa ang ano, tinakbo nito eh. Wala pa yata 100 kilometers. Hindi pa nilalabas to. Nung inuwi ko lang. Nag-ikot-ikot lang ako dito sa subdivision. So, ito naman sa clutch lining, yung torque drive. Ito yung natin sinasabi ko. 39mm, ito gagamitin natin dyan. 39-40-1-2 eh. So, itong 39mm. Hindi mo yung mapapasok ng ano, kasi nalagyan mo yan ito eh. Ang extension. Hindi siya papasok, no? Magagawin natin, hilahin natin yung patras. Yan, para pasok na. Ito niya. Hindi ko naisip yan nung nag-vlog ako nung ano. Ito, flyman na torque wrench. Ang ginawa ko, tinanggal ko eh. Sa baba ko hinihila. Pero pwede palang ganyan ang diskarte. Set naman natin yung torque nito. 54 newton meters naman. Nagbalik tayo dun sa 56, tapos minus 2. Yan, tatapat nyo lang naman yan. Meron naman yung guide. Pita natin to. Tapos check natin yung kung tama yung torque spec ng itong malaking ito. Yan, tama yung torque spec nya. So ngayon, check upin naman natin yung angat ng bola kung umabot sa backplate. Ngayon, yung binanggit ko nga, kasi pag umabot yung sa edge ng backplate, pwedeng yun yung maging cause ng premature na pagkanto ng bola, nauupod yung mga kanto. Ito yung drive face. Yan, meron siyang washer na malaki. Ganyan natin ito. Ito yung orientation ng belt. Yan, ganyan yung orientation ng belt. Nakabaligtad yung Honda. Ganito rin yung kay click ko. So actually, wala naman kasi ang kaso kung ano yung kabit mo. Kung bagong kabit yung belt, bagong belt. So mangyayari lang dyan, kung ano yung naunang kabit nung bago pa lang yung belt, ganun yung susundin mong orientation. Para andun yung lapat niya. Lumalapat kasi yan eh habang tumatagal pag bago. Hindi, ganyan ang susundin natin kasi yan yung naka-orientation ng belt niya ngayon eh. Bago, factory, galing. Pulley, tanggalin natin. So, hawakan niya yung likod kasi baka mahulog. Mga bola, baka humiwalay. Yan yung pulley natin. So, yung bushing, ayan, yung tatlong guhit. Andito siya sa labas. Ayan. Bagong-bago pa. Ang kinis, oh. Mataas din yung angat ng belt natin, oh. Hanggang dito. Pero hindi ko pa ito na-testing na ano, eh. I-full throttle na ako lang mag-isa. Yung top speed ba? Pero yan, check natin. So ngayon, para malaman natin kung hanggang saan umabot yung bola, syempre, kailangan nakasara yan. Ito, sasara natin yung ganyan. So, dapat magkadikit yung dalawa. Yan, magkadikit. Sa inyong sagad na position niya eh. Ayan, baba natin ganyan. Tapos yung bola is gaganito natin. Tapos yan, check upin nyo kung maabot doon yung bola sa backplate. Teka, check mabuti ah. Mahirap kasi yung angulo eh. So yan, sinilip ko siya pero parang hindi naman siya ganong ano eh. Hindi siya ganong abot. Pero parang abot kasi yung backplate natin, tingnan nyo. Ayan yung dinadaanan ng bola. Oh. Kita nyo yung dumi na yan, yung mga black-black na yan. So parang maabot siya sa edge ito. Ito kasi yung matalas dyan. So parang bangga na siya dito sa may ramp wall ng bola. Ito, itong ramp wall. So hanggang dyan siya. So either or ang nagkukos, ito. Itong flat surface na to or itong backplate talaga. Ngayon, siguro mag-experiment na lang tayo after 5,000 kilometers, maglilinis ako pang gilid. So ngayon,
i-grind natin to, tong edge ng backplate. Ayan, mga edge na yan. Tapos tingnan natin kung magkakanto pa rin yung bola after 5,000 kilometers. Pag ito nag-grind ko ng maganda, tapos after 5,000 kilometers nagkakanto pa rin, ibig sabihin ito yung nagkukos itong ramp wall ng pulley. Ayan, ito. So yung mga usually yung mga kalkal aftermarket, tabas yan. So may extended yung ramp ng ano, ng bola. So hindi sila siyang babanggaan na ganyan na parang pader. Ayan, parang pader yan eh. Ayan, orientation pala ng bola natin. Sa kaliwa yung covered side or yung makapal na side. Nalukas yan, ayan. Lahat yan, ganyan yan. Kasi andito yung force. Pag umikot na yung pulley, umikot yung pulley, diba? Pag ganun. Andito yung force. So, kailangan andun yung makapal na side. Kaliwa. Ito, yung covered. Makapal kasi yan. Ito manipis na side. Eh. Pare-pares yan. Kaliwa ang covered side. Kasi nga andun yung force nung pag umiikot yung pulley. Andun yung puwersa. Kaya kailangan mas makapal na side dito para hindi ma-damage tong ramp wall. Yung stock na bola ng ADV yan, 19 grams. Same ng PCX at Click 160 ang alam ko. Airblade hindi ko alam kasi wala akong makita ng parts catalog niya eh. Ayan, 19 grams. Ganda, may nakasulat na eh, no? Ay, grind naman natin tong edge ng backplate. Ito yung gagamitin natin. Inco na rotary tool. Ayan. Pwede naman ano lang, yung kahit liha or file. Matagal nga lang yun. Meron kayo nito or kahit anong rotary tool, mas mabilis. Grind lang natin, tanggalin natin yung talas ng edge nitong backplate. So i-grind ko lang muna ito ng matindi para talagang smooth na smooth yung kurba niya. Tapos siyempre ito yung panglinis natin ng mga edges. Hindi magaspang. Tapos ko na i-grind yung edge ng backplate natin. Yan, para hindi na siya umabot dun sa matalas na part. Kasi kininis na natin. Siguro after 5,000 kilometers natin malalaman kung effective yung ginawa natin. Abit na ulit natin yung CVT natin. Ayun, bola muna. Bound nyo din muna to, mga slide piece. Yan, okay naman yan, masikip yan. Tapos itong marking na to, ayan, top dead center. Tapat natin yan dito. So may tuldok na to. May tuldok yan eh. Marking ng top dead center. Tapos ito naman, itong torque drive natin. Pipigayin muna natin. Palubugin natin yung belt. Pipigayin yung ganyan. Tapos ipasok nyo yung belt doon sa loob. Ayan, ganyan. Or pwede rin ng ganito. Kibit mo natin yung belt. Dito. Tapos yung drive face. Ito. Ito naman yung alin man dito sa dalawa. Ito yung nakatapat naman doon sa may tuldok. Top dead center to na marker. Yan. Tapos washer na malaki. Tapos yung nut. Bigyan natin ng white tool. Kalang natin dito sa drive shaft. Tapos sigpitan natin ng torque wrench. 59 Newton meters. Set na tayo ng 59 Newton meters. Gamit tayo ng 22 mm sa hot wrench. Yan, pag nag-click na, okay na yan. So, yung belt, yung orientation, kung ano yung unang kabit,
yun ang belt or ng kanang factory ng belt, ganun na lang sundin nyo. Yan, ito pwede rin ganito. Yan, mahigpit na yun. Saan nyo naman ito ibabaon? Hanggang may pasok nyo dun sa drive shaft. Ang purpose noon para kapag hinigpitan nyo tong nut na to, hindi may ipit yung belt. Hindi siya ipit sa pulley. Cause din yun ang pagluwag ng nut kasi hindi mahigpitan ng ayos pag ipit yung belt na hinigpitan nyo tong pulley at drive face. Yan, pasok na. Tong belt gabit natin. Newton meters naman. Yan, pag may audible click, okay na. Tumunayan natin yung gasket niya. Yan, tapat niya dun sa may dalawang dowel. Tiyaga lang sa pag-align. Mga buwats naman. So, yung 6 na maliliit. Dito. Tsaka yung nakatago dito sa ilalim. Nakatago sa sulok. Tapos, yung tatlong medyo mahaba. Dito. Dito. Tsaka dito. Tapos yung pinakamahaba na bolt sa gitna. Yan. Hand tight muna natin ng T-wrench 8mm. X pattern para pantay-pantay ang lapat. Ito, kakapain ko na lang to. Itong nasa sulok na ito. Nakalangan kasi nito eh. Yan ito yung access. Nakalangan talaga ng spanner. And after nyan, either higpitan nyo ng konting-konting higpit na hand tight. Yan, kaparanggot lang. Or pwede rin kayong gumamit ng torque wrench. Ito, meron akong torque wrench na maliit. So, ang torque value nito, ang sabi sa akin ng sa Honda 12 yata, 10. Pero ang ginagawa ko kasi kay click tsaka kay beat, 7 lang, 7 Newton meters. Para sa akin sakto na 'yan. Hindi naman nakakalas eh. So doon na lang ako sa 7 para hindi rin sobrang higpit kasi maliliit lang tong bolt na 'to eh. Tapos yung kinakapitan niya alloy. So 7 lang ako. Para sa akin na, sa akin lang 'to. Personal preference. Set ko muna 'to ng 7 Newton meters. Yan, 7 Newton meters. Tapos meron akong mga adapter. Maliit kasi ito eh. 1/2 yung isa. Ito, 3/4 yata ito. 3/8 pala. Adapter, tapos 8mm socket. Ito yung panghigpit ko ngayon. So, 7 Newton meters. Yan, pag nag-click na, okay na yun. Ito, ano na lang. Mano-mano na lang to, hindi abot to eh. Actually, pwede yata. Yan, pwede ko abutin. Ito. 382 eh.
Yun, pwede pala eh. Yan, 7 lang yung torque nito na nilagay ko. Konting-konti lang yun. Para ka lang naghigpit ng T-wrench na kapranggot. Na pala itong mga torque wrench. After nyo gamitin yan, ibalik nyo sa pinaka-lowest na torque value nya dito sa sukatan. Tapos, hayaan nyo lang ito na maluwag. Yan, kung bibili kayo nito ng torque wrench. Yan, nakalimutan ko pala i-top dead center. So, bago natin kabit ito, ito, top dead center muna natin yung sigunyal natin. So, pipitin lang natin yung dito. Nagpa, counterclockwise. Ayan, top dead center yun. May nag-snap. Ulitin natin, ikutin natin. Ikutin nyo na ikutin hanggang may maramdaman kayong resistance. Ah, wala, dalawang ikot na, no? So, isa pa yan. May ito, snap na to. Yan, may resistance. Yun, top dead center na yun. Tapos pag naka-top dead center yan, nalang yung sinabi ko sa yung timing mark ito. Itong tuldok na to. Ito, itong tuldok. Nakatapat yan dito. Ah, ganun, nakatapat dito. Nakaganan. Ayan yung top dead center. Litin natin. Ikot. Ikot. Ikot, dalawa. Ayan, may ganit, may higpit. Snap na isa. Ayan, top dead center ulit. So, yung alam ko ang unang rotation nito na nakatapat dun yung timing mark. Ito. Ayan, nakatapat din, di ba? Pero isang rotation pa lang. Bottom dead center, yan. So, isa pa. Tapos, mayroong laban. Ayan, may laban. Snap na isa. Top dead center. Bitaman natin tong plastic cover. Ito, suot lang natin dito. Tapos itong clip dito. Ayan. Unahin nyo isuot ito, ha? Kasi hindi mo mahihilang ganun yan basta-basta eh. Tatlong bolt nya. Yan, magkakasing size lang yan, 8mm. Tapos ito yung Allen key na 5mm yung size nung ano. Key. Ito ano na lang, hand tight na lang. Kasi plastic lang eh. Pras na higpit. Hop. 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 Sa tong higbet. Oop, yan, okay na. Okay na yung CVT natin. Proper torque. Tapos yung experiment natin sa backplate. Sana hindi na magkanto yung bola, no? Pag naglinis tayo ng panggilid. Yan, malalaman na lang natin yan. Na-start naman natin yung makina para bumalik yung belt sa dating position. Idle lang natin ng mga kahit ilang ano lang, ilang minutes lang. Nga saglit lang eh. Sara para bumalik lang yung belt sa dating position. Nasa ADB natin. Si click nasa likod yun. Naked din. Kasi beat. Beat naked din. Trio eh, no? Yan, dito lang tayo iikot. No? So, bali ito na yung test ride niya. Nung binaklas natin yung CVT. And so far, so good naman. Wala namang problema. Overtake. Last day, ADB talaga. Solid. Yan, ngayon, siguro, depende na sa inyo kung gusto nyo i-check yung panggilid nyo, kung medyo maluwag yung natin. Sa atin nga, konti lang naman ang iniluwag niya. Hindi naman sobrang luwag na, no? Pwede siya makalas. Pero hindi sigurado, ha? Ako doon ako sa sigurado na hindi makakalas. So, yan pala yung ginagamit ko na Flyman torque wrench, saka yung isa ay maliit.
Flytek yan eh, Flytek na torque wrench. So yung mga sineset ko na torque values kay bit tsaka kay click, ayun, same lang din, pare-pares kasi yan. Kasi pare-pares ang size eh, diba? 22mm sa gunyal, 19mm sa may drive shaft, tapos 39mm doon sa torque drive, yung malaki. So pare-pares sila ng torque values mga Honda. So sa dami ng baklas kong ginawa doon kay click tsaka kay bit, yan, never pa nakalas yung ano, na mga nut nun. So ilan talaga yung kay click noon, kaya nakalas yun, kasi ang gamit ko lang na panghigpit impact wrench. So mas may igi pa rin talaga na torque wrench ang gamitin para tama yung torque specs talaga ng paghihigpit nyo, di ba? Wala kayong aalalahanin na baka maya makulang pala sa higpit, mahirap na yung ano eh. Maganda yung sigurado ka, para sa akin lang naman ha, pero depende pa rin sa inyo yan. Yung nga pala, itong kung napansin yung side mirror natin, kinabit ko yung bar end na stock. Yan o. So kung napanood nyo yung unang vlog ko kay ADV, binabanggit ko doon na parang ano siya, parang ramdam ko yung vibration pag papuntang idle. Diba, nag-minor tapos nag-freewheel na. Una ko yung vibration na manivela. Ang akala ko dahil sa ano, dahil sa makina, na dahil bago pa yung makina, ganun. Yung pala, ito talaga yung cause. Yung bar end side mirror na ilagay ko, kasi nung tinimbang ko silang dalawa, yan, bar end side mirror versus yung stock na bar end, mas magaan pala yung ano, yung bar end side mirror ko. So ano nangyari, mas nagva-vibrate talaga kasi wala siyang balancer eh, kasi yung bar end parang balancer yan. So kaya yan, yung ginawa ko, pinagsama ko na silang dalawa, yan, wala nang vibrate yung manivela. Pag naarangkada, pag nagme-minor, wala na, ano yung ganyan, wala. Kahit naka-idle, nakatigil, wala na siyang vibrate. Ayun yung ano nun, yun yung cause pala. Tapos yun siya na, medyo hindi ko naisip yun nun eh, nung kinabit ko to nung bagong kuha sa kasa. Oh, sarap talaga gamitin ni ATV. Yun. Yan, meron pala tayong parating na ano, accessories para kay ATV. So yung in-order ko, parating na yata ngayon o bukas, yung nose cover na ADV para medyo matangos yung ilong. Tingnan ko kung matitripan ko, mura lang kasi sa 300 pesos lang yan, pinakamura nakita ko. Eh yung shop na yon, wala pang sold, pero nakaka-order ako doon ng mga items dati galing China eh. So mga bar ends ko na bar end weights ko na mahaba, yung nakakabit kay bit tsaka kay click. So yun yung nabili ko doon, kaya bumili na ako na ng nose. Nang nose cover siya, pampatangos ng ilong ni ADV-160. Applicable din yun sa ano, sa ADV-150, kasi same lang naman yung part number nung ano eh, pinagkakabitan sa may baba ng headlight. So pwede mo siyang gamitin, either 160 or 150. Pwede. Napunta nga tayo dito, hindi pa ako nakapunta dito eh. Dito lang kami lagi eh, sa may Clark eh. Ito di ba ako nakagala, ito daw yung papuntang ano, Punings, isa may Takeshi's Castle, gusto ko lang makita. Silipin natin, ngayon pala ako na makapunta rito yan, para din ma init-init si ADB yan, di ko pa na ilalabas ng ano eh, pagkano din lang sa subdivision, kala bibiling ulam, ganun ginagamit-gamit ko pag may bibilin yan, kaya ngayon mailalabas natin na medyo malayo-layo. Tapos sumorder din ako ng top box bracket nito at saka base plate. Ang na-order ko yung rack M, naka-order na ako eh. Parang pinaprepare na nila yung item. Tapos yung base plate na GV, kagaya ng base plate nung kay Beat ko at saka kay Click. Ano na siya na-ship na ng seller kahapon. So abangan nyo na lang, gagawa ko naman ng vlog yung lahat. Para pangano natin yun, maglagay ng top box, di ba? Para pag sa mga long ride, syempre sobrang useful nun. Ah, dito yung Punings, okay, yan may nakaturo, Puning Hot Spring and Restaurant, 3 kilometers. Tingnan natin, di ba ako nakapunta rito, ganda dito oh, ang layo pa pala nito, yun oh, yan ko lang napuntan to. Okay, so last native, simple lang yung mga pahon, basic lang. Kahit bitin ah. Kahit di dire-diretso, kayang-kaya eh, basic lang eh. Tingnan natin kung saan yung Punings.
Oh, parang ano na to, off-road na. Ah, dito tamang-tama si ADV dito, no? Ayan, pag minor, oh, wala na yung vibrate. Ayun talaga. Kailangan wag nyong babawasan yung timbang ng bar end na stock, ah. Kasi kung may makita naman kayo na bar end na mas mabigat sa stock, yun, mas okay po yun, mas malilesen pa yung vibration nun. So yun, balik tayo sa topic natin. Wala nang bigas sabi ko, eh, no? So yun, ayan. Nasa sa inyo na yun. Pwede na sa inyo kung gusto nyo pa-check habang magawa, ba bagong kuha yung unit nyo. Kasi talaga, medyo na-osi lang ako kasi nga nabaklasan na ako nung ano, eh. Nanat na sigo niya. Ayoko na maulit. Ang hirap kaya magtulak. Nung nabaklasan ako nung kay-click, eh, kasama ko pa si OBR. Ito yung ulak namin. Punta doon sa McDo. Layo nun. Nandun yung ulak namin. Doon sa may... parang 1 kilometer yata. Ang hirap magtulak. Kasi, tapos buti. Meron akong extra na motor. Si Beat. Kung nagamit ko siya para puntahan ko si Click. Parang dalang ako ng gamit na pambaklas. Parang ayoko na ma-experience yung ganun. Yun yung nangyari, nabaklas pala talaga. Hindi ko alam kung anong ano, eh, nangyari nun, eh. Ito ako, nagulat din ako na kasi first time ko na mangyari yun sa akin na pagmumotor, nabaklasan ng nut. Kaya nga, depende na lang sa inyo kung gusto nyo. Eh, wala naman mawala kung papacheck nyo, madali lang namang baklasin niya ang panggilid. Actually, kung wala kayo noong torque wrench, yung ginamit ko, pwede kayong magpunta sa kasa, eh. Kasi ang mga kasa meron yung torque wrench. Pero feeling ko mura lang yun kung ipapacheck nyo lang yung higpit. Pero yung konti lang naman talaga. Pero though meron humigpit pa talaga siya nung ano, sinat ko yung torque nung tinry ko nung una. Pero hindi siya talaga ganun kaluwag. So kaya na bahala. Pero hindi pa siya ganun talagang kaluwag na sobrang luwag. Parang okay pa naman. Feeling ko hindi man siguro makakalas. Hindi na talaga ako, silan talaga ako. Sige, punta na tayo sa dulo ito. Layo na natin, no? Hindi pa ako nakakarating. Ito yata yung Takeshi's Castle, eh. Basic na basic yung ADV, oh. Ang lakas ahunan. Pahon to, eh. Yan, mamalapit na tayo sa Takeshi's Castle. Gusto ko lang makita. Hindi ko na pupuntan to, eh. Ito na tayo, eh. Diba? Ano ba yun? Hindi ba yun? Diretso pa tayo. Yun, o. May bundok na dito. Ito na yung bundok. Mamalapit na tayo doon. Kasi parang meron doon, ano, eh, parang view deck, eh. View deck, hindi ko lang view deck tawag doon. Parang something. Check na lang natin. Yan, pababa tayo. Ah, dito na nga. Ayun. Dito yung mga nag-offroad, eh. Papunta dito, Kunings. Ayun, ito na, o. Wow, ngayon lang nakapunta rito. Yung Punings po, diretso, pwede mo pumasok? Ah, titignan ko lang po. Sige po, salamat po. Yun, oh, bait ng tao. Ayun, diretso na tayo. Ayos. Wow, ay to. Napaka solid. Yan, oh, off-road na si ADV, oh. Max speed 15. Oh, ito pala yung Punings. Ayan, nakita nyo, off-road na. Ah, ito, diretso. Okay. Tara, punta natin. Maganda, oh. Wow. Oh, parang okay si ADV dito, ah. Pero mahirap dito dumaan pag ano, no? Yung maputik. Yun, oh. Diretso. Okay, diretso tayo. Punta natin. Adventure agad, ah. Napasabak si ADV, ah. Hindi ka na-expect, oh. Nakala ko yung dulo nung Takeshi's Castle, ano. Wala siyang off-road. Parang puro kalsada. Off-road na, oh. Na-testing ka agad na si ADV sa off-road. Ang ganda niya sa lubak talaga. Hindi mo ramdam yung mga ano, yung mga buhangin, mga bato. Ganda yung suspension, tapos yung gulong, syempre, dual sport tires.
Oh, bro. Oh. Mahirap na dito, ah. Eh, balik na lang ako, ayoko na puntahan. Malayo pa daw, tinanong ako dun sa ano eh, mga tao dun eh. Malayo pa daw yung view deck. Eh, balik na tayo. Mahirap na, baka tumuob po to si ADV dito. Hindi ko pa naman to sobrang gamay eh. Alam ko niya mga off-road, pwede ka madulas dyan eh. Balik na tayo, okay na yan. Tinrain lang natin ng konting off-road lang. Ayan o. Ah, di ba? Medyo ma ano na eh, ang lalalim na ng lubak eh. Yung off-road doon, malalalim na, hindi na ganito. Sobrang steep. Yeah, pero sa mga ganyan, basic lang o. Ayos. Ayos ang adventure natin ha, nandiyan na pasabak tayo. Konti lang. Ayaw mo na i-risk. Kaya kayo, depende sa inyo kung gusto mong mahilig talaga kayo mag-adventure. Pero kung para sa akin, pag wala lang choice, saka lang ako mag-off-road. Yan, kaganyan-ganyan. Medyo nag-enjoy tayo ng ano, pagpa-vlog eh. Kaya tinaray ko lang napuntahan yung pa-off-road. Ayos din. Yan, naka ano na si ADV, nakagala. Nakagala na medyo malayo-layo. Kasi na itong mga nakarang araw, doon ito walang ginagala ito sa ano eh. Subdivision lang. Oh, parang mabreakin nyo yung suspension. Daan natin sa mga lubak. Parang sobrang lang talagang lubak na pwede na ako tumuloy. Sobrang ano na, sobrang off-road na, para trail na eh. Extreme trail na yung dadaanan ko eh. Mahirap na baka dumulas. Pero ganda rito oh. Grabe. Tigil tayo din sa tulay pala, pakita ko muna si ADV bago ko tapusin yung vlog, no? Yun, dito na ulit tayo sa may subdivision namin. Hindi na ako nakatigil dun sa may tulay. Parang dami palang dumadaan dun. So, mahirap dun pumuesto. Wala lang tayo sa may wakeboard. Dito tayo sa wakeboard. Pakita ko sa inyo sa ADV. Pwede naman pumasok dito eh. Ito na sa ADV natin. Tayo sa may Clark wakeboard. Pwede ganyan tumambay dito eh. Ayan ah, ayos ba? Ayan, wala pa naman akong binabago, kundi ito lang. Ito palang side mirror. Ang nilagay ko nga nito, pinagsama ko na yung bar end, tsaka itong yung original bar end, tsaka yung bar end side mirror. Ayan, okay naman. Pero papalitan ko pa yan ah. Yung side mirror na yan. Papalitan ko siya ng, pinag-isipan ko pa kung yung stock modified kagaya ng ginawa ko dati. Or kung ano man na ibang brand ng side mirror. Ayan. Napakita ko lang sa inyo. Pugi talaga. Nga tara, sibat na tayo. ADV. Yeah. Okay na, boss. Sige, salamat ah. Ayun, sibat na tayo. Ito nga siguro tapusin yung vlog. Yung mga link na mga ginamit ko, pakita ko na lang. Lagay ko na lang sa description. Alright, my bro, ride safe!